parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungag sa mga pahayag ng mga nandoon. Sa mga kongresista na kaalyado ng mga NTA, mahiya naman tayo, no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo. Hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NTA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Baka naman hindi totoo yun, Jen. Ay, wag mo lang maalan. Totoo ba yun? Chismis kung ano man. Pero sa bagay, nangyari sa akin yun eh. Ayun ang... Di ba? Kayo ako, na po ang saksin buhay dyan. Ako, ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganun din ba yung ginawa ganun ko? Ganun din daw po ata yung ginawa niya. Ito, ito pala yun. Si... May nagbanggit nga yun ko, yung parliamentary inquiry. Ngayon nga, yung kablema, kinumpirm, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na? Oo. So, ayan. Paano ba nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Oo. Salamat, Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito kung gusto niyong pumalakpak doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Opo. Hindi isang opinion lang yan. Magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Mm-hmm. Ano? Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Opo. Eh, hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Oho. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. E, teka muna kanya. Eh, nangguguloy ka. Eh, kayo ang nangguguloy, di ba? Saka ngayon tatanggalin. Oho. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan ang House of Representatives dyan? Mm-hmm. In particular, yung Quadcom. Sino ang magsasabi? Sinong mag-a-assess? Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito eh, sa programa natin. Mm-hmm. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na. Kapitan ng barangay ko nga, opo. Oh. Ngayon, siguro, dahil meron akong programa sa kabila, na kung ang tawagin ay sagipin ang sagip barangay ng mamamayan in action. Opo. Oho. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan eh, napag-usapan namin yung kahabaan ng ano eh, ng Commonwealth Avenue. Oho. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview, nung wala pa yung programa na laban sa droga, yung war on drugs, between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Napakabigat po niyan. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Mm-hmm. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35, hindi na po ganun. Manaka-naka na lang. Uh-huh. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Sana man lang, dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Di ba? Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, Huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Oho. Yung akala mo, eh, kayo na lamang ang inusig. Hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya. Bakit po yung mga napatay ng NPA? Hindi po extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun. Hindi po mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po natin ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ang ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Mm-mm. Eh kung ang pinag-uusapan ng extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Oho. Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila, mm-hmm, ano ang kakulangan, kung gaano ka-subjective, mm-hmm, yung ginagawa ng Quadcom. Eh, nung nagsalita po, parliamentary inquiry, ang totoo kong si ano yan, Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth, mukhang ano, sumalungat siya sa alon. Kumbaga sa alon ko, sumalungat siya sa ano. Pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis ng Quadcom. Eh. Yung balita ko ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom. Dahil sa kanyang pagsalungag sa mga pahayag ng mga nandoon.
Baka naman hindi totoo yan, Jen. Ay, wag mo naman. Totoo ba yun? Chismis kung ano man. Kung sabagay, nangyari sa akin yun eh. Ay, no. Di ba? Kayo ako, na po saksi mo dyan. Ako, kumbaga, pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan. Mm-mm. Para magkaroon sila ng pagkukumpara. Kung ano yung mabuting gawin namin. Uh-huh. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin. Nang hindi kami nag-aaway-aaway. Oho. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa niya? Ganon din daw po ata yung ginawa niya. Ito, ito pala yun, si pinakita sa television. Ngayon, si makikita mo, Kandema. Makikita mo, bagmat ako wala akong sama ng loob dyan, ano? Opo, opo. Kaya lang, masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malamo man lang, ano ba dahilan, ba't mo ako tinanggal, di ba? Ah, pwede na po naman. Tinanggal mo ba ako dahil sa... Dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Oo. Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Oo. Yung pagkakatanggal ko ba sa committee na energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O di, at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Eh, sana po, bilang mga honorable tao, kung dapat ganun man lamang sana, dapat so, makipatay-patay. Paano ba nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Oo. Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Opo. Hindi isang opinion lang yan. Magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Mm-hmm. Ano? Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Opo. Eh, hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Oho. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Eh, teka muna kanya. Eh, nangguguloy ka. Eh, kayo ang nangguguloy, di ba? Oho. Kaya nga pati Hopia rito yung nakuha na eh. Saka nga yung tatanggalin. Oho. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan ang House of Representatives dyan? So kung itong naging pagdinig na ito sa mahapakahaba eh. 12 araw na. Oh. Pero walang due process, pero may transcript ito kong eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hindi ba garbage in, garbage out? Ganun ba yun? Mm-hmm. Saan ngayon? Ngayon, lilitaw sa tingin lahat ng kung sino man ang nakatingin uh-huh. doon sa prosesong nangyari. Mm-hmm. Anong klaseng pagdinig ito? Mm-hmm. Paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig ay mapangalagaan, ilang kayong magtatanong at ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the president. Oo, tama. Paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig ay mapangalagaan, ilang kayong magtatanong at ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the president. Oo, tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness na maaaring makatulong niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili? Unang-una, oo. Dahil ito ay kampanya laban sa droga, the war on drugs. Opo. Ba't hindi nyo pinatawag lahat naging chief of police nung kanyang panahon? Oo. Sapagkat sila ang nagpatupad. Sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ng dating Pangulong Duterte? Oo. Bakit hindi nyo sila itinatawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Oo. Eh, yun, diba? Yun po ang punto. Hindi, bakit hindi ngayon na, hindi maiisip ng tao ngayon yan. Uh-huh. Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, oo. Uh-huh. Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, opo. Uh-huh. Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, uh-huh. Attorney Guevara. Uh-huh. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General? Dati siya DOJ Secretary ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Sa panahon niya, sino yung nagkasakit? Anong? Dapat tinawag din yung DOJ Secretary noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General. Sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Uh-huh. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Uh-huh. Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin nyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind. Lahat ngayon, Pangulong Duterte. Lahat ng witness na yon na mayroong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Mm-hmm. Mm-hmm. Wala man lang. Teka muna. Tatanungin ko muna yung tunay yung sinasabi niya. Wala.
kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Hindi papayagan yan ang tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nelson, no? Ng ni Congresswoman Rixi Cardema, ang naging punto ng Quadcom is sapagkat hindi naman kayo naghahain ng motion na ipatawag natin dito eh. Eh, ngayon ka lang kasi ayan, parang ngayon ka lang kasi ayan, dumalo dito kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig eh. Hindi mag-motion ka niya ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng, ano, ng mga sumagot kong. Kailangan mag-file ka ng? Ng motion daw po na ipatawag din yung mga kakampi sa panig na dating Pangulo Duterte kong. Ay, hindi ganun yun. Kasi ang iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA. Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abusayat. Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJ kayo nga ng pinag-uusapan, EJ kayo lang. Bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Eh, sakop na lahat dyan. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay, ng mga pulis. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga adik at kung sino-sino pa ng mga drug pushers na may kinalaman dyan. So hindi balance eh. Nasaan ang katwiran? Kaya ang tawag ko dyan eh, Inquisition eh. Hindi po ito... Hindi Quadcom eh, Quadcom. Alam mo yung sabihin ng Quadcom? Dati po ginagamit. Yung tunay na doktor, Quack, tinatawag doktor, di ba? Eh, yung itutunay na doktor, na doktor-doktor, ang tawag. Quack, doktor po talaga. Ano ito, di Quadcom. Yun ang talagang tano dyan, yun ang talagang tawag dyan. Isip-isipin mo, tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president. Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo at walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon nung dating senador na justice secretary pa siya at naging human rights chairman, bakit di isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Akala ko ba totoo yun? Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? I-provoke. Former senator. Hindi. Anong katwiran? Ba't tinawag mo doon? Akala ko ba pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Eh, anong kasi, anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit niya lumutang ngayon yung Talianes, na ang punto naman, well, kumitaan niya ng droga eh. Yun ang niyang kita sa droga na ikinukonnect nila sa hindi EGK. Hindi mo nga pwedeng ikonnect yun nang wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, ano ka, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Pero kung sasabihin mo lang doon pagkatapos ikukonek mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung nakita nala, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya namang kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado eh. Ako sa korte po. Objection talaga yan. Opo. Impertinent yun. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge eh. You are speculating. Established. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang mga abogado. Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Yung problema ko, pinayagaw ng mga chairman yung statement. Eh, paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa'yo nung kauna-una pang pinag-uusapan natin ito eh. Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, oh, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito eh. Hindi korte. Tama po kayo. Hindi competent as a court. So, pati yung chairman, wala nga abogado. So, sinong pipigil? Sino magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan? Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit papano nagagide mo yung kasama mo. Eh, wala nga, lang mag-guide eh. Yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga paayon lahat sa alon. Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong? Hindi ba ikaw ay ano, hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, Anong connection ngayon at may naharap dito sa dating Pangulo? Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito, pinagtatanong niyo siya dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK, EJK lang sa panahon niya,
EJK, EJK lang na na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Uh-huh. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Uh-huh. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun eh, makiling sa mga NPA, yung mga iba eh. Ay, totoo. Uh-huh. Minsan hindi nila, dapat sana, tanongin nyo rin po yung aming mga cadres. Yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitahan nyo rin po yung mga cadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan ko, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Kardema, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na? Oo. So, ayan. Pangalawa,